Alright, simulan natin sa Evian Face Spray. Moisturizer siya. Tapos lagyan natin yung Lucas Papo Ointment to prep the lips. After that, use a primer para mas long lasting yung foundation. Yung primer na yon ay nagsasettle dun sa mga pores, so medyo matatakpan siya. Tapos, foundation na siya. Ngayon, I'm using Tarte Concealer in Light and Medium. So, dalawa sila. Highlighted siya, pero hindi siya sobrang puti. Tap nyo lang. And set it with translucent powder. Mas okay yung translucent kesa sa pressed powder kasi makapal na yung pressed powder and makapal yung foundation. So, pag yun yung ipinang-set nyo, magkikake siya. So, mas okay yung translucent. After that, maglagay na kayo ng base, white shadow muna. Tapos ito, transition color yung tawag dyan sa orange na yan. Kumuha ko ng malinis na brush para i-blend ulit kung ano man yung nilagay ko. Ito yung nasa crease area natin is color gray na medyo brown para mag-contour lang ng konti yung ating eyeshadow. Naglagay ako ng mas dark brown para sa outer V bago ko siya nilagyan ng bronze, mag-shimmer shadow. Hindi siya glittery, so shimmer lang siya. And yung huli, para mas dark siya at mas deepen yung area, naglagay ako ng black na eyeshadow. Tapos kung ano yung transition kanina na orange, so yun din yung ilalagay sa baba para pantay siya. Okay, so gel liner. Sa look na to, ang gusto kong ma-achieve is cat eye. And yung technique para mas malinis siya, yung natural shape ng mata, ayun muna yung lagyan nyo ng eyeliner. Pag okay na kayo, minsan okay na siya ng ganyan lang. Pero pag gusto niya at decided kayo mag-cat eye, pag okay na siya, saka nyo siya lagyan ng pencil sa dulo. Ayan. So, isa, dalawa, pantayin nyo muna. Kung okay na, saka nyo siya pakapalin from outer corner to inner corner. Ayan. So, nasa inyo kung gano'n kakapal yung gusto nyo. This one is waterproof from Maybelline. The best gel liner siya. Ito yung baking natin, tinanggal ko na. The reason why nagbe-bake ako, para mas malinis siya. So, kapag nag-eyeshadow ka, may tendency may nalalaglag na mga kulay. So, pag wala kang baking na nakanandun sa may under eye mo, madumi siya. Ayan, so I'm using the Face Shop Eyebrow Pencil in Light Brown. The best talaga ang pencil na ito kasi hindi siya sobrang dark. Pwede mo siyang i-dark, pero sa simula, talagang pang-outline lang yung makikita nyo. Ayan. So, kung nakikita nyo, medyo dark na yun for me. Hindi kasi ako sanay ng makapal na kilay. Kung nagkamali kayo, hindi masyadong maganda yung shape, huwag kayong mag-alala kasi pwede siyang linisan gamit ng concealer kanina. So, concealer yung panglinis. Tapos ito, iset na natin siya with eyebrow powder. Yan. Hindi pa tapos yan. Pagka-set nyo yan, lagyan nyo ng mascara. Ito yung eyebrow mascara. Tapos, ang nilagay ko dun sa nose line is yung nilagay ko din sa kilay ko. So, medyo magkakulay siya. Parang for me, nag-work siya sa akin. Ito yung yellow powder para mas highlighted and mas nakakontrol nyo ng oil. Ayan, nag-blush on na ako kanina, so medyo mabilis. Ito na yung contour. So, sabi nila nakakapayat daw ng face pag nag-contour. Kaya konti lang nilalagay ko kasi naturally meron akong natural contour sa face na hindi ko gusto. Hindi ko siya gusto sa mukha ko. Ayoko ng ganyan. Pero, thank you, Lord. Ayan. Meron tayong Anastasia Highlighting Pencil. Curl your lashes before putting any mascara. So, pag okay na siya, set na siya. Mas okay yung nasa lower lash line. Nilagyan ko siya. Pag set na siya, lagyan na natin siya ng 3D mink lashes. So, kasukat ng mata ko yung nasa book na lashes. Sa dami niya, siguro 990 pesos lang siya. So, sulit na. Ayan, lagyan nyo siya ng glue. So, malalaman nyo na ready na siya na ilagay pag yung white na glue naging blue na. Siguro mga 50 seconds. Pagkalagay ng glue, saka nyo siya i-apply para hindi siya agad matanggal. Much better na talagang packy na yung glue before mo siya ilagay sa mata para mas maganda yung set. So, kahit umiyak, hindi siya matatanggal. The best highlighter ngayon na gamit ko is Anastasia Amrezi Palette. Ayan, pack siya sa mga morena, sa maputi, sa lahat ng skin tone. And wala siyang fallouts. Kahit glitter-glitter siya, dun lang siya, nandun lang siya sa place na nilagyan mo.
kaya tayo naglalagay ng highlight para mas glow. May glow, mas healthy tingnan yung balat. Hindi siya flat. So, hindi naman lahat kailangan ng highlighter, lalo na yung oily skin. Konti lang yung ilagay nyo kasi hindi siya maganda pagtagal. Ayan. So, tinanggal ko na yung Lucas Papo ointment. Malambot na yung lips ko. Prep na siya. So, ready na siya sa lip pencil. Kaya ako nag-lip pencil is para technique siya. Para pag natanggal na yung lipstick na ilalagay mo, meron pa rin siyang color and mas long-lasting yung lipstick. I'm using NYX in Cocoa lip pencil. And then, pinatungan ko siya ng yung lipstick ni Maine, yung color na ginawa ni Maine by NYX. And para mas pouty siya, always use a lip gloss. So, yan, para ka nang kumain ng lechon, pero still hindi siya mabubura. So, thank you, MAC. The best lip gloss. Ayan, so nagsashow yung mga white dun sa eyes ko, kaya nag-tight line ako. Mahirap to, pero nakakaiyak, pero kailangan. Ayan. And of course, waterproof eyeliner. So, pag may nag-show na glue, dahil dun sa kinabit nyo na eyelash, patungan nyo lang siya ng liquid liner, pero make sure na waterproof siya. Para mas mag-open yung eyes, lagyan ng white shadow or any light color dun sa inner tear duct para mas bongga yung eyes nyo. So, next time, hindi ko na siya masyadong bibilisan. First time ko ngayon. And thank you for watching!